Sa video na to, susubukan ko lang naman buksan ng isip mo. Ano? Turuan ka ng mga diskarte. Anong diskarte? Kung paano ka mag-improve. Kung paano ka kumita ng maayos. Ano? Kung paano ka ano? Humusay sa mga ginagawa mo. Ginagawa mo? Sa totoo lang, madali lang naman talagang kumita ng pera. Sa palagay ko, ikaw, nanonood, kahit sino sa atin, kumikita ng pera. So kahit pulubi nga, diba? Kumikita ng pera eh. So tayo pa kaya na kompleto, malakas tayo, kumikita tayo ng pera. Ako kasi, dahil barbero ako, gusto kong ipakita na sa pagiging barber pwede ka rin kumita ng malaking pera. Tatanungin kita, sa tingin mo ba, ano ba ang connect ng pagiging isang barber ko sa pagiging isang YouTuber? O ano ba ang connect ng kung ano man yung trabaho mo sa pagiging isang YouTuber? At bakit sinasabi ko rin na pwede kang kumita ng malaki sa pagiging barber? Kung gano'n na yung iba sakto lang naman yung kinikita. Bakit? Kasi, ako kasi nasa isang company. Yun yung barbershop na pinagtatrabahoan ko, barbershop salon, sikat siya. Then, ang mga parokyano namin halos puro mayayaman. Kumpara sa mga barbero na hindi naman sa minamaliit natin kasi doon din tayo nang galing. May mga barbershop na tipong mumurahin lang, mga ganon. So hanggang may hangganan lang din yung taas ng kita nila. Sinasabi ko ang lahat ng ito para magising ka, magising tayong lahat sa katotohanan na mahirap talaga umunlad dito sa bansa natin. Pero dahil sa katulad ko, hindi ako nauubusan ng dahilan, hindi ako nauubusan ng paraan para mag-improve, para madagdagan yung mga kaalaman. Okay, paano ba madadagdagan yung kaalaman natin kung wala naman tayong ginagawa, diba? So, kailangan natin mag-attend ng mga seminar. Yung mga seminar tungkol sa trabaho natin. Halimbawa, barbershop. Attend ka ng seminar. Dun sa mga master barber. Ayan. Kasi ako, ganun ginagawa ko. Uma-attend din ako sa seminar pag may pagkakataon. So, alright. Every time before I begin my haircut, I always like to do this, which is I always like to get how the final haircut looks like in my brain. And then I will start again with my haircut. And again, because if you don't have the final image of how the outcome gonna look like, you definitely have no idea until which kind of level I'm gonna cut my hair. Right? Okay? So always before I get my hair, I start my haircut, I always begin to imagine. Not imagine about him, man. Man, but what imagine. I'm straight, I go back. Pero dahil sa halos ginawa ko ang lahat, ngayon masasabi ko na isa na rin ako sa master barber. Kasi kung ikukumpara ko sa mga seminar na attendan ko, napupuntahan, lumelevel naman tayo dun sa mga kaalaman na mga tinatalakay nila. At saka, hindi lang ako basta isang barber, kundi hairdresser din tayo. Kasi dalahan na kaya ako ng gupit na pambabae, yung mga style na mga pambabae. Kaya masasabi ko isa rin akong hairdresser. Ngayon, sa pagiging YouTuber. Pinasok ko ang pagiging YouTuber dahil sa gusto ko yung ginagawa ko dito, then
napapakita ko kung saan ako magaling. So, ganun talaga dapat. Kung magaling ka dito, dapat ipakita mo. Kasi, para ma-share mo naman kung ano yung meron ka. Then, para rin, ma-inspire. Yung lagi kong sinasabi, maka-inspire tayo ng maraming tao. Kasi, yung nakaka-inspire tayo sa kanila, malaking tulong yun. Then, mapuporsige sila na, halimbawa, kung ganun din yung ginagawa nila sa ginagawa mo, para mag-level up naman yung kakayanan nila. Then, mahasa rin sila ng mahasa para gumaling din sila ng gumaling. Sa totoo lang, madali lang din naman magsimula na maging YouTuber. Na kung paano magsimula, paano ka mag-vlog. Pero, habang ginagawa mo na to, doon mo na marirealize na mahirap din talaga. O, diba? Ang labo. Hindi, totoo lang. Madaling pasukin kasi sa una, mag-upload ka ng video. So, nakapag-upload ka na, makikita mo ngayon kung may nanonood ba. So, yun yung mahirap, di ba? So, dahil baguhan pa lang din, sa una, talagang ganun lang talaga. So, makikita mo, dahil sa walang nanonood dun sa video mo, mag-iisip ka kung bakit yun. Yun yung mahirap. Ngayon, aalamin mo kung bakit walang nanonood sa video mo. So, pag nakita mo na ano, kung ano yung mga kulang, manood ka ng ibang video, yun, malalaman mo kung anong kulang sa video mo. Halimbawa, nagsimula ka na mag-upload ng video, nagsimula ka mag-vlog, then naramdaman mo na sobrang hirap pala. Huwag kang mag-alala kasi pareho lang tayo ng naramdaman. Ganon din naramdaman ko. Mahirap talaga sa isip-isip ko. Sabi ko, bakit ko naisipan na pasukin to? Pero dahil sa gusto ko talaga siyang gawin, sabi ko nga, challenging. And talagang sinubukan ko siya. Kasi iniisip ko talaga, ano mang bagay, ano mang trabaho, ano mang gawain sa una, medyo mahirap talaga yan. Pero at least sa ngayon, nakikita ko nag-i-improve naman yung mga ginagawa ko. Then nagpapasalamat talaga ako sa mga nanonood sa video ko. Kasi kung walang nanonood sa video ko, hindi ako tuloy-tuloy na mag-upload ng video. Kasi nakakapanlambot din pag walang nanonood. So, sa ngayon, nag-i-improve naman yung channel ko. Then, dahil marami rin ang nanonood. At sana, mas dumami pa yung manood sa akin. Pinagkumpara ko yung pagiging barber sa isang YouTuber. Kasi, sa una, ganun din. Halos mahirap siya sa una. So, habang tumatagal naman at nakukuha mo siya, ayun, nag-i-enjoy ka. Para sa akin, pareho lang naman siya na magandang gawin. So, pagsasabayin ko na lang siya para at least habang ginagawa ko yung trabaho ko, nagbablog ako. Gagawin ko to kasi gusto ko ipakita na dito talaga ako magaling.
okay.